Kilalang skateboarding hub sa bansa, isang kongregasyon ng skateboarders ang ginanap sa Tagaytay City kahapon. Ito ang tinutukan ni Kay Asuncion. Habang ginaganap sa highway ang PhilCycling National Championships, sa loob ng St. Michael Government Compound ay nagkumpul-kumpul naman ang mga Pinoy Thrashers. Nagsilbing reunion ng mga skateboarders ang pagdaraos ng Skate Pilipinas ng kompetisyon bilang pakikisa nila sa Worldwide Go Skateboarding Day at Araw ng Lungsod ng Tagaytay dito sa Tagaytay City. Humigit kumulang 500 skateboarding enthusiasts mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang dumayo dito sa Tagaytay City. Pero pinakamakinang sa mga present ay ang Best Trick Challenge winner na si John Paul Horteza na lumipad pa galing Lapu-Lapu City, Cebu. Ang layo pa. First time ako dito, Tagaytay. Hindi ko alam na makuha yung trick ko. Nakuha pala yung trick ko kasi sobrang nanginig yung paa ko. Bukod sa pagpapatibay ng skateboarding community, sinabi ng 2022 Skate Pilipinas Go Skateboarding Day Project Head Rochelle Boleche na magsisilbi ring talent search ang nasabing event. Ito ay para mas palawakin ang skateboarding pool ng bansa. Though meron pa rin tayong alert level 1, still ang dami pa rin pong naka-attend and may mga nag-compete po. Ngayon po, mas madami na rin yung mga sumasali at nag-join na women's. Kaya mas maganda din na e-enhance na rin yung confidence nila sumali sa mga competition. Hindi naman masukat ang katuwaan ng mga Skate Pilipinas officials dahil patuloy na lumalaki ang hanay ng mga umaakap sa sport na unang pumutok ang popularidad sa Pilipinas noong dekada 80. So hindi talaga holiday for skateboarding, pero lahat yung mga hindi got time out of their schedules, their work, school, para mag-celebrate ng skateboarding today. Napapansin na yung sports namin. Compared dati, talagang akala nila itong sports na to hindi mapupunta sa Olympic. Ngayon, medyo na napunta sa Olympic at napapansin na. So at least, in time, magkaroon pa ng marami pang facility like skate park dito sa buong Pilipinas. Yun yung pinakamagandang tulong. Bukod sa pagkakataong mapabilang sa national pool, tumanggap rin ng cash prizes ang mga top performers ng nasabing Monday event. Ito na ang nagsilbing pagbabalik sa malawakang local tournament ng Skate Pilipinas matapos ang mahigit 3 taon. Kay Asuncion, PTV Sports.